laban muna purple or violet. Kapag nakita tayo ng crystal the amethyst. Magandang araw mga ka-treasure hunter. Andito na naman tayo, may nakuha na naman tayong kakaibang mga batong kumikislap. Ito ay tinatawag nilang amethyst. Ito yung uri ng bato na purple or violet. So kapag nakita tayo ng crystal na ganito, na may pagka-violet siya, ayan. Yan po ay tinatawag na the amethyst. So amethyst po yan. Kung mag-search kayo sa Google, lalabas ito, amethyst. May halaga ba ang mga amethyst? Yan ang tanong. Mayroon. Ang amethyst ay isa sa mamahalin ding semi-precious stone. Ito ay ginagamit nilang parang healing crystals, kumbaga sa paniniwala nila. Ayon sa paniniwala nila. So, sa paniniwala po ng mga naniniwala sa healing ability ng mga crystals. Pero actually ako, sa Panginoon lang tayo naniniwala. So, balit ang mga crystals kasi na ganito ay mayroong minerals na tinatawag na medicine. Kagaya ng mga dahon. Naniniwala tayo na ang dahon ay may gamot din ang dahon. Sapagkat ang dahon ay may mga medisina sa loob yung katas niya. Ganon din naman ang mga stone na mayroong mga minerals na nakapaloob o mga medisina ng minerals na kailangan ng ating katawan. So hindi po yan magic, kundi yan po ay talagang science. Ayon po sa science. So hindi tayo maniniwalang nakakasave yung mga bato sa atin. Subalit ang mga bato ay may mga contain o mga minerals na kung saan kinakailangan ng ating katawan o vitamins. So ayon sa science, yan ay nakakaganda daw sa ating mga katawan. So hindi po yan kapangyarihang demonyo, kundi yan po ay minerals talaga na nakapaloob sa mga bato. So maaring nakakagamot ang bato sapagkat may mga contain siya ng mga minerals sa loob. So wala pong magic dyan na sinasabing nakakapagpagaling dahil may magic. Hindi, yan ay mga may contain na mga chromium, silicone, aluminum, kung ano-anong mga kailangan na vitamins ng ating katawan, yung stone. Na posibleng yun ang dahilan na sinasabi nilang healing stone, kumbaga. Okay. Ito yung tinatawag na smoky quartz, ang tawag dito, black smoky quartz, brownish, may pagka black brownish na smoky quartz crystals ang tawag dito. So ito po ay ating nakuha, Treasure Hunter. Ito ay common sa mga malalaking kuweba or natabunan sa ilalim ng bundok na makikita ito. Subalit mahirap makakatagpo ng ganitong may itim o may brownish. Rare din ang mga ganito. So, ito ay mahirap mong matagpuan ngayon ng mga ganyang klase. Marami nito puti, mga rose quartz. So, itong mga ganito, bihira lang din may mga itim na ganyan. So, ito po nakuha natin. Malaki po ito. Siguro ito mga 7 to 8 kilos ito. Ito natin nakuha na amethyst. So, maganda talaga siya. Tsaka, mayroon pa tayong makukuhang tinatawag na medical, healing crystals daw ang tawag nito. Sabi nila. Sabi lang nila. Hindi pa natin napatunayan yan. Sa mga nakahawak ng ganito na napatunayan nila, maaaring totoo, maaaring hindi. So, ito naman, brown porcelain. Ito ay isang antigo, mga Patricia Hunter. Pag tinignan natin, parang ordinaryo lang. Pero ito ay ginamit ng Queen of England. Ayan, may nakalagay yung England. O, basahin ninyo yung nakalagay dyan. Ayan. England. Nakalagay. Sadly, England. Ito siya mga Queen of England.
royal family ang gumamit ng mga ganito. Royal, mga royal families ng Inglaterra. Itong, tinignan niya, simple-simple lang eh. Pero mamahalin yan, porcelain yan. Na bihira lang makikita sa brown na may pagka-red. So, tingnan natin yung loob, itim na siya oh. Sa sobrang tagal niya. Hindi nagbabago. Ito naman, yan yung porcelain na on. Bago lang yan na porcelain, 1900s lang ito, pero 100 years na rin. Naka 100 years na rin ito. So, collectible din yung porcelain na ganito. Actually, mahal ang talagang porcelain yan. Makikita niyo yung markings. Made in China. So, mga billionaire kasi sa China, nangungulik pa sila ng mga ganyan. Na kahit ilang million, 100 million na mga porcelain, kukulik nila yan dahil may history sa kanila yung blue and white porcelain. Depende po sa tinatawag niya, tinatawag na artist o yung sculpture na gumawa ng mga porcelain na mamahalin, na katulad ng blue and white. So karamihan talagang mamahalin ay blue and white porcelain. Yan, mga itong ano, unfinished porcelain. Unfinished porcelain made in Italy. So, made in Italy ang mga yan, mga treasure hunters. Yan po ang ating mga na treasure ngayon sa araw na ito. Yung mga nakalitaw na treasure. So, hindi natin ito hinukay. Ito ay ating tinresure na nakalitaw na. So kapag nakalitaw na, mamumuhunan din tayo. So ganun po ang pag-treasure hunter. Hindi lamang sa paghuhukay, kundi maging sa ating paligid ay may makikita tayong treasure. So kailangan gagastos din tayo. Bibili tayo, tapos ibibenta natin. Yun ay tinatawag na treasure hunting sa mga nakalitaw na bagay. So parehas ng buy and sell, yan po ay treasure hunting. So, akala lang ba natin ng paghuhukay lang ang pag-treasure hunter? Marami pong uri ang pag-treasure hunting. Kapalias po ng tinatawag na pagbahay-bahay, mamimili kayo ng alahas. Mamumuhunan kayo, bibilhin nyo, ibibenta din ninyo ng mahal. So yan po ay treasure hunting din. So thank you very much. Sana po ay may natutunan tayo. Maraming maraming salamat po.